Last na nagsalita po ko, mga kapatid, ang isiner ko po sa inyo ay pinamagatang All of Me. Ayan po, no? At pinag-aralan po natin sa Mateo 22:37 hanggang 40, yung una lamang po, yung verse 37 lang. At ang sabi diyan, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kaya po yung pamagat ng pag-aral natin ay All of Me. Sapagkat nalaman po natin, mga mahal kong mga kapatid, hindi pala pwedeng mahalin natin ang ating Panginoon nang hindi natin ibinibigay ang lahat-lahat sa atin. Hindi po pwedeng sabing, Panginoon, minamahal kita, pero sa kilos naman natin, hindi nakikita ang mahal natin ng Panginoon. Hindi pwedeng sabihin, Lord, nararamdaman ko, mahal kita, pero sa buhay natin ay hindi nakikita, mga kapatid, All of Me. Kailangan mahal natin ang ating Panginoon ng lahat-lahat sa atin. Amen? Parang hindi masyadong naniniwala, mga kapatid. Ulitin natin. Kailangan po, mga kapatid, ang pagmamahal natin sa Panginoon ay buong-buo. Amen? Kailangan nakikita sa salita, sa kilos, gawa, sa pag-iisip at sa lahat ng bagay. Ngayon po, tulad po ng aking ipinangako, ang pag-aaralan po natin ay yung pangalawang kautusan na ang title, ang sabi dyan ay, the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Sapagkat pinutol po natin yung pag-aaral dun sa first commandment, sapagkat napakagandang isipin na dapat mahal natin ang Panginoon ng buong buo. At ngayon naman, mamahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Pinamagatan ko po ang pag-aaral na ito na be perfect. Ang sabi sa Mateo 5:48, be therefore perfect as your Father which is in heaven is perfect. Ang tanong, mga kapatid, posible ba na tayo'y maging perfecto tulad ng ating Panginoong Diyos? Posible ba na maka-100 ka lagi? Kayo ba, meron ba kayo naging kaklase na lahat ng exam niya 100? Ako, naalala ko nung ako'y nag-aaral, bihirang-bihira ako maka-100. Madalas, naalala ko yung sister ko, sa sobrang talino ng sister ko, madalas yung mistake niya sa kanyang, sa test, laging isa lang, dalawa lang. So, nung dumating ako sa pag-aaralan, sabi ng mga teacher, uy, ito na yung kapatid nung matalino. Sigurado, matalino rin ito. Kaya lang, nung pag-check nila nung aking exam, nagulat sila, hindi line of 9. Hindi rin line of 8. 7. Pumapalakol. Mga kapatid, pero ang point na sabi ng Panginoon, be perfect. Tapos, narinig rin natin yung salitang practice makes perfect. Totoo ba yan? Mga kapatid, kaya sabi nung kasama kong choir director dun sa Las Piñas dati, hindi daw totoo yung practice makes perfect. Kasi minsan daw kahit anong practice mo, nagkakamali pa din. Kaya ang sabi niya na lang, practice makes permanent. Nagiging permanente daw kasi lagi mong pinapractice. Pero mga kapatid, pagdating sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, posible bang maging perfecto tayo? Para maintindihan po natin, titingnan natin ano ba yung context. Ano ba yung sinasabi ng buong talata para malaman natin ano ba ang ibig sabihin ng Diyos o ni Kristo nang sinabi niyang, be therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect. Pagbabalikan po natin sa verse 43. Ang topic po ay tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Lalo na pagmamahal sa kaaway. Tingnan niyo po ang sabi sa talata. You have heard it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good and sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect as your Father is perfect. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Sa ibang translation ang nakalagay, be merciful even as your Father is
merciful. Mga kapatid, ang ibig sabihin po nung salitang, nung sinabi sa talata yung be perfect even as your father is perfect, ang ibig sabihin lang mga kapatid niyan, pag binasa niyo yung buong talata, be perfect in love. Hindi sinabing be perfect na huwag ka nang magkakamali. Ang ibig sabihin, maging perpekto ka sa pagmamahal sa iyong kapwa. Kaya tama yung translation ng iba, be merciful as your father is merciful. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, we must be perfect in love just as God is perfect in love. Ang tanong, paano? Paano tayo magiging perpekto sa pagmamahal? Ang sabi sa Lucas 6:27-28, I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who abuse you. Tatlong bagay mga kapatid. Paano daw tayo magiging perpekto sa pagmamahal? Number one, do good to those who hate you. Madali, mahirap. Ha? Buti honest yung ilan sa inyo, ha? No? Sabi natin, mahirap. Totoo yan, mga kapatid. Yung gawan mo ng mabuti, yung taong nagagalit, hindi lang nagagalit. Yung salitang hate sa Tagalog, pag tinansin mo yan, yung parang malalim yan eh. Parang ayaw sa'yo, kinakasuklaman ka. Gagawan mo ng mabuti. Tingnan nyo, do good to those who hate you. Ang pagiging perpekto sa no wonder, ang sabi ng Diyos una, mahalin mo ako ng buong puso mo. Kasi imposibleng magawa mo ito nang hindi mo mahal ang Diyos. Mga kapatid, gagawin mo na gumawa ng mabuti sa mga galit sa iyo. Parang yung parable of Good Samaritan. Ano po, no? Yung Good Samaritan. Yung Gentiles at saka Hudyo, hindi talaga nagkakasundo yan. Mga kapatid, at saka yung mga Samaritans, talagang hindi nila gusto yan. Ang nangyari mga kapatid, ang tumulong pa dun sa Hudyo ay yung Samaritano. Yung hindi kinukonsider na sila'y magkaibigan. Sa totoo lang po, pag pinag-aralan niyo po ang background, ang mga Hudyo, hindi nila gusto ang mga Samaritano. Bigyan ko lang po kayo ng background. Yung Gentile, ito po yung pinanganak na hindi Hudyo. Ang mga Samaritano, ito yung mga Hudyo na nag-asawa ng hindi Hudyo. At dahil sila'y nag-asawa ng hindi Hudyo, sila ay ibinilang na sa mga marurumi. Kaya sila, outcast din sila sa Israel. So ibig sabihin, yung Hudyo, galit sa mga Samaritano. Pero anong ginawa ng Samaritano, mga kapatid? Tinulungan niya. Ganun pala yung pagmamahal sa ating kapwa. Alam nyo, yung bulaklak, madaling magbigay niyan sa taong iniirog mo. Sa taong minamahal mo. Yung misis ko, sabi niya. Kasi nandiyan po yung misis ko ngayon. Kasi yung misis ko, kahit kailan, hindi ko nabigyan ng bulaklak yan. Kasi sabi ko sa kanya, wag na lang bulaklak, prutas na lang, nakakain pa. Ano po, no? Pero minsan, trinay ko magbigay sa kanya ng bulaklak. Kaya lang, bulaklak yung nasa, ano, yung nasa cellphone, 3D. Ha? Image lang, may bulaklak, tas nakalagay, happy birthday. Pero may bulaklak na drawing. Pero ang point, mga kapatid, ang binibigyan mo ng bulaklak, yung mahal mo. Pero bigyan mo ng bulaklak yung mahal, yung galit sa'yo at iba to sa'yo, ano mararamdaman mo? Sasama yung loob mo. Hindi lang yun. Yan, yung mga chocolate. Madaling magbigay ng chocolate dun sa kaibigan mo. Di ba, pag umuwi yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, laging may dalang chocolate. Pero yung kaaway mo, bigyan mo ng chocolate, baka mamaya isipin pa sa'yo, may lason yung chocolate. Ano? Pero mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, para nang sa ganun maging perpekto tayo sa pagmamahal, una, mahalin natin ang Diyos ng buong puso natin at pagmahal natin ang Diyos ng buong puso natin, matututo tayo na gumawa ng mabuti sa mga taong ayaw sa atin. Hindi po madali. Pero mga kapatid, posible sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Amen? Ulitin ko ulit. Hindi po posible. Pero posible, hindi, mahirap, pero posible sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos.
Ayan, nag-agree na kayo, mga kapatid. Posible po yan, mga kapatid. Sapagkat ang pinakamagandang example natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Imagine niyo, naalala ko po nung minsan, sabi sa akin nung isang Bible student ko, Pastor, para namang imposible yan. Imagine mo, ginagawang ka na ng masama, gagawa mo pa ng mabuti. Ang sabi ko lang sa kanya, ano bang ginawa ni Kristo sa iyo? Sabi niya, Pastor, hindi tungkol ito sa akin. Tungkol ito doon sa mga nagagalit sa akin. Sabi niya, hindi. Sabi ko, ano bang ginawa ni Kristo sa iyo? Sabi ko, hindi ba minsan ang ginagawa natin sa ating Panginoong Hesukristo, pray tayo ng pray, Lord. Patawarin niyo po ako, pero bukas gagawin natin ulit. Di ba nangyayari yan, mga kapatid? Lord, di ko na po ulitin, pero ginagawa natin ulit. And yet, ang Diyos ulit-ulit po tayong pinapatawad, mga kapatid. Ibig sabihin, kung ginagawa ng Diyos sa atin at naranasan natin sa ating Panginoon, posible rin natin gawin sa iba. Number one, mga kapatid, do good to those who hate you. Ito, patignan nyo, mas matindi ito. Bless those who curse you. Alam nyo yung salitang bless dito sa Bible, ang ano niyan, yan yung salita na ibig sabihin, sa pamamagitan ng iyong salita, purihin mo. Purihin mo yung taong sumusumpa sa'yo. Yung pag minura ka na, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. One time may kasama akong pastor. Tingnan niyo lang po ha, bless those who curse you. Nalala ko isang pastor. Sabi niya, sa lahat ng ayoko, yung nakakatanggap ng text message ng mga may mura, at saka yung may mga bastos. One time, hindi niya kilala, may nag-text sa kanya ng bastos. Galit na galit siya. Sabi niya, pambira itong mga ito. Sino kaya nakalam ng number ko? Bakit ako tinetext ng ganito? Galit na galit siya. Sabi ko sa kanya, kapatid, pagkakataon mo yan. Yung i-text mo yung number na yan at sabihin mo, mahal mo siya ng Panginoon, mahal siya ng Panginoon. Tinext niya, mga kapatid. Ang text niya, mahal ka ng Panginoon, kapatid. Aba, alam niyo, nag-reply. Nag-reply. Ang sabi, bakit niyo po ako blines? Sabi nung nag-reply, nagmura siya sa text, ang sagot nung pastor, mahal ka ng Panginoon, kapatid, huwag mong gawin yan. Ang sabi bigla, nag-reply, ay bakit niyo po ako tinext ng ganyan? Eh nagmura na nga po ako. Mga kapatid, pag tayo ay minumura at sinasabihan ng hindi maganda, alam niyo, madalas ang automatic response, gusto nating gumante. Gusto nating makabawi. Pero ang sabi ng ating Panginoon, tingnan niyo po ha, pag ikaw ay sinabihan ng masama, o ako ay sinabihan ng masama, at ako'y gumante, anong gagawin nung nagsalita ng masama sa akin? Gaganti ulit. Pag ako gusto ulit gumante, gaganti ulit ako. Gaganti siya. Alam niyo ang mangyayari niyan, mga kapatid? Yung away ninyo, magiging away ng pamilya. Yung away ng pamilya, magiging away ng tribo. Yung away ng tribo, magiging away ng bansa. Kaya yung isang salita na ginantihan mo, gaganti ng gaganti, hanggang mamaya, ubusan na ng lahi yan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, bless those who curse you. Alam niyo po, bibigyan ko lang po kayo ng background. Yung nakikita niyo sa picture ay boxing. Nung ako po'y bata, sinanay ako ng aking lolo na kapag may nang aagrabyado sa akin, isa lang ang aking gagawin, suntukan. Suntukan. Sabi ko nga po sa inyo, ako'y grade 1. Ang height ko nung grade 1 ako, napakatangkad. Yung mga grade 1 kong kaklase hanggang dito lang. Kaya sabi niya sa akin, sabi niya, Apo, pag ikaw ay inaapi, isa lang ang gawin mo, suntukan. At hindi lang po yun, mga kapatid. Araw-araw, dinadala ako sa gym ng lolo ko, nagpa-practice sa punching bag. Tapos ang gagawin niya, pag-uwi ako ng bahay na umiiyak, kukuha ng gloves yan, isusuot sa akin, at magkatapos, oh, practice, left, left, right, right. Aba, talaga mga kapatid, sanay na sanay ako na pag ako'y ginantihan, ay ako'y ginawa ng masama, suntok. Naalala ko nung ako'y grade 6, hindi ko po ipinagmamalaki mga kapatid, kahiya-hiya yung aking ginawa. Nung ako'y grade 6, nakaaway ko po yung mga kaklase ko sa Angeles. Ang nakaaway ko po'y 16. At dahil ako'y mag-isa lang at ako'y matangkad, ang ginawa ko mga kapatid, tanghalian, hindi ako kumain ng tanghalian, nag-abang lang ako dun sa gate sapagkat sila'y umuwi. Pag bawat pasok nila mga kapatid, sinusuntok ko. Nakakahiya. Hindi Kristiyan, nag-aral pa ako sa Kristiyanong eskwelahan. Pinagsusuntok ko mga kapatid sa sikmura lahat.
Hindi sila nakakapasok. Na-late na ako lahat. Nandun sila lahat. Nakaabang. Nandun lang ako sa gate. Para ako security guard. Bawat pasok, suntok. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, bless those. Para makita nyo po kung gaano ko kalaki ng bata. Ito po ang picture ko. Huwag na lang po kayong tatawa. Yan po ako, mga kapatid. Pag tinitingnan ko nga po, sabi ko, ako ba yan? Parang hindi rin ako makapaniwalang ako yan eh. Sobrang taba ako, mga kapatid. Pero ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, bless those who curse you. Alam niyo po, nung ako'y nag-aral ng counseling, marriage counseling, ito ang isang pinakapaborito kong quotation na nakuha. When there is no enemy inside, within, the enemies outside cannot hurt you. Ulitin ko, mga kapatid. When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag wala kang kaaway sa loob mo, kahit anong sabihin ng mga tao sa paligid mo, hindi ka maapektuhan. Madalas daw, mga kapatid, nagre-react tayo sapagkat may tinatamaan sa kalooban ng ating mga puso. Kaya nauso yung sabi nilang hugot. May pinaghuhugutan. Kaya tayo nagre-react. Kaya pag ang isang tao minura at nagmura rin at nagalit, merong pinanggagalingan. Pero kung ikaw ay klaro kung sino ka, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mahal ng Diyos, ikaw ay importante sa Panginoon, kahit maliitin ka ng tao, kung alam mong mahalaga ka sa Panginoon, hindi ka magre-react. Kaya mahalaga rin, mga kapatid, na makilala natin kung sino ba tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya when there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you. Sabi pa po ni, eto, hindi po sa Kristiyano, pero maganda yung kanyang mga sinabi, si Mahatma Gandhi. Whenever you are confronted with an opponent, conquer him with love. Pag pinagsasalitaan tayo ng hindi maganda, at tayo'y natutokso ng magsalita ng hindi maganda, mga kapatid, let's pause for a while. At pagkatapos, ang gawin po natin, manalangin po tayo. Nang sa ganun, hindi tayo makapagsabi ng hindi maganda. At ang huli, ang sabi po dyan, pray for those who abuse you. Sa ibang lingwahe, pray for those who mistreat you. Ipanalang, una, gawan mo ng mabuti. Pangalawa, pagpalain mo. At pangatlo, ipanalangin mo. Mahirap, madali. Parang sana, parang naalala ko sa Facebook, nakalagay lang doon, sabi, pag mahirap, like. Pag madali, share. I-share mo lang daw. Mga kapatid, mahirap. Sa totoo lang po, mahirap. Bigyan ko yun na example. Sa pagdadrive na lang araw-araw, Elder Maynard, sa pagdadrive na lang, pag ikaw yung talagang gitgitan, minsan talaga nainit yung ulo ko. At sabi ko, pag nainit yung ulo ko, ang gagawin ko na lang, sabi ko, makapagpatugtog nga ng religious song. Para nang sa ganun, mahimasmasan. One time po, anong nangyari, sakay ko po yung misis ko, magche-check up po kami. Bigla po akong kinat ng bus. Tapos yung muntikan talaga kaming mabangga, anong nangyari sa sobrang inis ko, mga kapatid? Aba, kala ko, ang laki ng sasakyan ko. Hinabol ko yung bus. Ang laki-laki ng sasakyan ko. Hinabol ko yung bus. Later on, nahimasmasan ako, sabi ko, ba't ko hinabol ang lit-lit na sasakyan ko? Anytime gaganunin lang ako nun, talo ako. Mga kapatid, so ang point, mahirap, pero sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, posibleng ipanalangin natin yung mga taong hindi po tayo tinatrato ng tama. Mga kapatid, may ibang tao ang ginawa nila. Sabi nila, para hindi daw nila malimutan ang payo ng ating Panginoon, sinulat nila yung verse dito, Luke 6:28. Para sa tuwing sila ay nagagalit sa ibang tao, ang gagawin lang nila, titignan lang nila, Luke 6:28. Kaya minsan alam nyo, maganda yung may nagpapaalala sa atin. May nagpapaalala. Minsan merong maganda yung may nakikita tayo na tuwing tayo ay nagagalit na, papaalalahanan tayo, oops, teka lang, sumusobra ka na, tama na, tama na, relax ka lang muna. Mga kapatid, minsan nalulungkot po ako. Meron tayong mga kapatid na pag minsan, hindi naman po dito sa church na ito, o minsan po,
May nakikita akong mga tao na ginagamit yung Facebook para ilabas yung sama nila ng loob sa ibang tao. Misan, sa Facebook, nagsisiraan Kristiyano, kapwa Kristiyano. Misan sa Facebook, sa halip na yung Facebook maging paraan kung paano natin pagpapalain yung mga tao, ang Facebook misan nagiging paraan para siraan natin ang ibang tao. Mga kapatid, sa umaga pong ito, ang sabi ng ating Panginoon, maging perpekto tayo. Paano natin mamahalin ang ating kapwa? Mahalin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kanila, pagpalain nyo sila, at hindi lang yon. Ang sabi ng Panginoon, ipanalangin po natin sila. Naalala ko po itong kwentong ito. Ano po napapansin nyo dyan sa picture? Anong meron sa picture? Ano po meron? May bahay. Anong meron pa sa bahay? Merong suso. Ayan po, may picture ng suso. Ito po ah. Ito ay classic na kwento na narinig ko. One time daw, yung suso, ito'y kwento lang ha. Yung suso kumatok sa bahay. Sabi ko nga sa inyo, kwento lang eh. Kumatok daw sa bahay yung suso. Minsan daw parang ganito tayo, parang tayo yung suso. Kumatok. Pagkatok sa bahay ng suso, pagtingin ng tao, sabi niya, sino yan? Pagtingin niya may suso, sinipa niya yung suso, pagsipa niya sa suso, tumama sa sasakyan, tumalsik, nadala na sa sasakyan yung suso, tapos nahulog sa napakalayong lugar. Pagkalipas ng ilang taon, yung suso, alam niyo naman siguro kung gaano kabagal lumakad yung suso. Inabot sa nang 5 taon bago niya nabalikan yung bahay. Bumalik siya sa bahay at pagkatapos kumatok sa ulit, nakita sa ulit doon, sumipa sa kanya, alam niyo anong sabi daw ng suso? Ang sabi ng suso, bakit mo ako sinipa? 5 taon na nakalipas, mga kapatid, ang sabi niya pa, bakit mo ako sinipa? Ano pong ibig ko sabihin? Minsan, mga kapatid, 5 buwan na, 10 buwan na, 1 taon na, 2 taon na, galit na galit pa rin tayo. Pag tayo yung nagawa ng masama, pag minsan, ang tagal-tagal na, yung mga tao, nalimutan na yun, tayo, naalala pa rin natin. Masama pa rin ang ating loob. Alam nyo po, base sa pag-aaral, pag tayo daw po'y nagagalit, alam nyo ba, may pag-aaral ngayon, nababawasan ng 1 minuto ang ating buhay. Pag tayo nagtatampo, napipikon, naiirita, ay, nababawasan. Mga kapatid, gusto nyo bang umiksi yung buhay ninyo? Ah, naalala ko, nag-health lecture kami sa isang crusade. Sabi namin, yung isang stick ng sigarilyo, 5 minuto daw, ang natatanggal sa iyong buhay. Tumigil ka nga, halimbawa lang daw, tumigil ka nga manigarilyo, lagi ka naman nagagalit, quits pa rin. Mamamatay ka pa rin maaga. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan, matuto po nating mahalin ang ating mga kapwa, lalo na ang ating mga kaaway. Gawa natin sila na mabuti, ipanalangin natin sila, pagpalain po natin sila. Ang sabi sa Efeso 3:17-18, I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Pag naranasan natin, mga mahal kong kapatid, ang pagmamahal ng ating Panginoon, ganun lang, dun lang po natin posibleng magawan ng mabuti, mapagpala at maipanalangin ang ating mga kaaway. At lalong higit ang ating mga kapwa. Pero mga kapatid, alam nyo, gusto ko yung Matthew 22:37-40. Hindi siya tumigil sa love your neighbor. Meron pang salitang kasunod ang sabi, you shall love your neighbor. Pinag-usapan lang natin yung loving your neighbor. Pero may kadugtong pa. You shall love your neighbor as yourself. Gusto ko po yung sinabi ni John Piper, isa sa mga paborito kong non-Adventist author. Ang sabi niya, pakinggan niyo mga kapatid, ano daw ang ibig sabihin ng loving others as yourself? As long as you long for food when you are hungry, so long to feed your neighbor when he is hungry. As long as you long for nice clothes for yourself, so long for nice clothes for your neighbor.
As you work for a comfortable place to live, so desire a comfortable place to live for your neighbor. As you seek to be safe and secure from calamity and violence, so seek comfort and security for your neighbor. As you seek friends for yourself, so be a friend to your neighbor. As you want your life to count and be significant, so desire the same significance for your neighbor. As you work to make good grades for yourself, so work to help your neighbor make good grades. As you like to be welcome into strange company, so welcome your neighbor into strange company. As you would that men would do to you, do so to them. At sabi niya pa, if you are energetic in pursuing your own happiness, be energetic in pursuing the happiness of your neighbor. If you are creative in pursuing your own happiness, be creative in pursuing the happiness of your neighbor. If you are persevering in pursuing your own happiness, be persevering and pursuing the happiness of your neighbor. Mga kapatid, mamahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kung ayaw nating makatanggap ng pangit, huwag tayong magbigay ng pangit. Kung ayaw nating napag-uusapan ang ating pangalan, huwag nating pag-usapan ang pangalan ng ibang tao. Kung ayaw natin na tayo'y nasasabihan ng hindi maganda, huwag tayong magsalita ng hindi maganda sa ibang tao. Kung ayaw natin na tayo ay ginagawa ng hindi maganda, huwag tayong gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Naalala ko, sabi ko, sa amin po sa bahay, ang rule namin ni Mrs., pag tayo mabibigay, ang ibibigay natin yung maganda pa. Kasi sabi ko, pag tayo gusto natin na natatanggap natin, maganda. Kaya dapat pa nagbibigay tayo yung maganda pa. Minsan, ewan ko, na-experience yung ba ito? Kayo'y binigyan, yung binigay sa inyo na t-shirt, butas pa'y kilikili. Mamumroblema pa yung binigyan mo, paano niya tatahiin yung butas na kilikili. Bibigyan mo ng sapatos, yung sapatos, wala ng swelas. Mamumroblema pa yung bibigyan mo. Kung ang point ko lang, mga kapatid, wala pong masama doon na tayo magbigay. Pero kung ano yung gusto nating matanggap, yun din ang ating ibigay. Ito po, ang tanong ko sa inyo, anong gusto niyo matanggap? Second hand o brand new? Brand new. Pag magbibigay tayo, second hand. Pag magbibigay tayo, second hand. Kung ano yung gusto nating matanggap, yun din ang ating ibigay. Mga kapatid, love your neighbor as you love yourself. Be perfect in love. May God bless us all.